Nose to nose. Nose to nose. Yun. Ano? Ay, oh, mababa ka? Ano? Paano ka? Maano? Yeah. Sabi na, hello! Hello! Hello, everyone! Hello, mommy! Hello! Hello, how do you do? Oh, masaya! Hi, everyone! Welcome back to my channel! So, kumusta na ang inyong mga sugat? So, ngayon sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga dapat nyong i-expect after nyong ma-CS. So, unang-una ay ang hospital stay. Di tulad ng mga nag-normal delivery, tayo mga na-CS, hindi tayo pwede agad-agad na umuwi. Kung sila, halimbawa ngayon ang anak, kinabukasan pwede nang umuwi, tayo hindi pa. Mga mag-stay tayo dyan ng 2 to 3 days, depende sa health nyo. Okay, depende sa health nyo and depende sa hospital policies na pinagsiisan sa atin. So, based sa aking experience, nagstay ako doon sa NICC hospital ng mga 3 days. 3 days. I know, 4 days. Kasi yung baby ko, nung pakapanganak ko sa kanya, nagkaroon siya ng infection, kaya kinailangan niyang mag-antibiotic sa NICU. So, aantayin ko pa sana siya, lalabas sana ako paglabas niya, kaya lang pinauwi na ako kasi delikado na. Yung time kasi na yon pandemic pa, baka daw magkaroon pa ako ng ng COVID. Di, mas matatagalan yung pagsasama namin ni Bibi. Kasi kung ako ma-isolate, ganon. So, nagstay ako doon ng 4 days. Pero 3 days noon, pwede na sana akong umuwi. Nagstay pa ako ng isa. Kaya lang, after ng 4 days, pinauwi na rin ako. So, ang ginawa ko na lang noon, nagpabalik-balik na lang ako sa hospital para bisitahin si baby hanggang sa umuwi siya. Number 2 ay ang pain and discomfort. Pag nawala yung anesthesia, kung wala kayong painkiller, makakaramdam kayo ng sakit and discomfort sa incision site. Ang incision site na tinatawag ay yung sugat nyo, yung tinahi na sugat nyo dyan sa chan, yun yung incision site. Kung kayo ay uwi na, prescribe yung doktor ng painkiller para habang nag-recover kayo, hindi nyo ma-feel yung sobrang sakit. Ako sa aking part, nung umuwi ako, may prescribe si doc na gamot, painkiller. Ito yung Kitis. Kitis as in super. Lifesaver ko yon kasi nung nawala yung anesthesia, super sakit talaga, as in super sakit talaga ng incision site. So nung umuwi ako sa bahay, hindi pa ako nakabili ng gamot, feel ko yung sakit niya, as in super sakit talaga. Pero nung uminom ako ng Kitis, yung gamot, yung maliit lang siya, hindi ko siya naramdaman, parang normal lang yung pakiramdam ko, yung parang hindi ka na CS, ganon. Napaka lifesaver ng Kitis, ng painkiller, kung kayo ay na CS. So, binigyan ako noon ng prescription ng painkiller for 1 week. So, after 1 week, nung uminom ako ng painkiller, after 1 week, next day, hindi na ako uminom kasi ubos na. Hindi ko na siya naramdaman. Parang, hindi na masyadong masakit. Ngayon, naisip ko, dapat pala kapag na CS, dapat for 1 week, dapat uminom ka ng painkiller para hindi mo maramdaman yung super sakit. Yung napakasakit na pakiramdam. Pangatlo ay ang restricted movement. So, after ng surgery, pagkatapos nyong maoperahan, mag-a-advise sa inyo yung doktor kung ano ba yung mga bawal nyong gawin. Lalong-lalo na sa movements ninyo. Bawal tayo magbuhat ng mga mabibigat. Lalong-lalo na kung mapapersa yung ating abdominal area. Yung area kung saan na tayo ay CES. Tapos, mahihirapan din kayong humiga, tumayo sa higaan, sa pagkakahiga, ganun. Mahihirapan ganyan sa pag-upo, dahan-dahan lang, sa paghiga, pag-alis sa higaan, ganun.
Advice ko sa inyo, kung kayo ay na CS, tandaan nyo ito ha. Binder is life. Yan. So, very much comfortable ako. Parang feeling ko secured na secured ang buhay ko kapag meron akong binder. Tsaka nga pala, kung alam nyo na masi-CS kayo, magdala na kayo ng binder sa ospital kasi yung binder sa ospital ay mahal. Pwede kayong bumili sa drugstores dyan. Mga nasa 180 lang pala yun, pero sa ospital mga nasa 600 pesos na. Next ay ang incision care. Dapat ay tama yung pangangalaga natin sa ating sugat dun sa tinahian na sugat natin. So, meron akong ginawang video kung paano ba yung tamang paglinis ng ating sugat. Ito yung video, panoorin nyo na lang. So, dapat panatilihin natin siyang malinis at tuyo yung ating incision wound. Okay? And sundin natin yung instruction na ibibigay sa atin ng ating doktor. Sunod naman ay ang physical recovery. Bigyan natin ng time yung ating katawan na mag-heal. Okay, mag-heal. Ano ang Tagalog ng heal? Gumaling. Ayan. Kung ikaw ang mahilig sumayaw, huwag ka munang sumayaw. Huwag ka muna mag-jogging, maglaba, etc., etc. Huwag muna during recovery period. Iwasan muna natin yan. Sunod naman ay yung postpartum bleeding. So, after natin ma-CS, dudugiin tayo. Okay, dudugiin tayo. So, yung postpartum bleeding, nangyayari din yan sa mga nag-normal delivery. Okay, yung mga nag-vaginal birth, meron din sila yan. Tayo rin mga na-CS, meron din tayo yan. Hello! So, yung pagdurugo natin, maglalast siya ng few weeks. Habang tumatagal, nababawasan din naman yung pagdurugo. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako noon, dahil first time kong ma-CS, may time na malakas yung pagdaloy ng dugo, tapos mawawala, akala ko wala na, tapos babalik. Tapos mawawala, tapos babalik, ganon. So, natakot ako noon, kaya kumontak ako doon sa aking healthcare provider. Ay! Kumontak ako doon sa aking OB. Tapos sabi niya, kung after 2 months na hindi pa nawawala yung pagdurugo, bumalik daw ako sa kanya kasi normal pa daw yon. Kaya kung after 2 months ay dinudugo ko kayo, saka kayo bumalik sa inyong doktor. Okay, next naman ay yung bowel movements. So normal lang kung kayo ay ma-constipate. Kapag sinabi natin constipate, yung nahihirapan tayong dumumi, yung tumitigas yung dumi natin, mahirap na ilabas, gano'n. Normal lang yon. Dahil yun sa mga medications na ini-intake natin sa procedure ng pag-CS sa atin, kaya tayo nako-constipate. Basta dapat siguruhin lang natin na palagi tayong hydrated. Uminom tayo ng napakaraming tubig, as in super dami. Oo, super dami dapat kasi nagpapadede tayo, tapos para maiwasan din yung constipation. Tapos dapat kumain tayo ng fiber-rich foods. So, meron akong ginawa dito na video kung ano-ano yung mga dapat nyong kainin, ano yung mga bawal na kainin after nating ma-CS. So, panoorin nyo na lang yon. Next naman ay yung support and assistance. So, dahil na-CS tayo, maraming mga bawal na mga gawain. So, maraming mga restriction, lalo na sa movements, ang pinagbabawal sa atin. So, kailangan natin ng support. Lalong-lalo na sa first 2 weeks after tayong ma-CS, kailangan natin ng tulong sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng baby. So, huwag tayong mahihiya na mag-accept ng tulong galing sa ating family members, sa friends natin, ganun. Kasi napaka-laking tulong nila, lalong-lalo na sa atin na mga na-CS. Ako noon, nung after kong ma-CS, nung nakauwi na kami dito sa bahay, napakalaking tulong yung aking family. Kasi sila na yung naghahatid sa akin ng pagkain. Yung ate ko nandyan para bantayan si baby, para makatulog ako. Ganun. Kasi sa totoo lang, yung mga baby, yung mga newborn, talagang puyatan yan. Puyatan yan, lalong-lalo na kung mga first 2 months, talagang puyatan yan.
kaya kailangan nyo ng tulong. Kasi kung hindi, kung wala kang tulog, masakit yung ulo mo, hindi mo masyadong mababantayan yung baby mo. Kaya napakahalaga na may makakatulong sa inyo. Kaya sunod naman ay ang emotional changes. Nagkakaroon tayo minsan ng mood swings after tayong ma-CS. Kung minsan naman, kung hindi natin yan maano, hindi natin yan makontrol, nagkakaroon tayo ng postpartum depression, lalong-lalo na kung stress tayo, walang emotional support, walang tumutulong sa atin, basta, kung kayo ay stress, kung kayo ay problematic, after nyong ma-CS, ay nako, tapos may bata pa, may baby pa na kailangan nyong bantayan, tapos yung mga gawain sa bahay, talagang masistress kayo. Kung hindi, magkakaroon kayo ng postpartum depression. Pinagdaanan ko yung postpartum depression kung minsan nga ay umaatak pa siya. Umaatake pa siya. Kaya kailangan nyo ng emotional support, lalong-lalo na after nyo ma-CS para hindi kayo ma-stress. Next naman ay ang delayed bonding. So, yung initial bonding natin sa baby natin ay talagang delayed. Kasi affected pa tayo ng dun sa surgery na ginawa sa atin, yung operation. So, kailangan natin munang mag-heal, mag-recover. Kaya hindi natin masyadong nababandingan yung ating baby. Ito si ate, siya ay isang nurse. Basta halos lahat ng mga gawain kay baby siya muna. Kaya kung minsan naisip ko, buti pa si ate na napapaliguan niya si baby, nakakalaro niya si baby, na parang yung initial bonding sa baby, ganon. Pero ngayon naintindihan ko na kasi kailangan natin ng time para mag-heal. Pero huwag kayong mag-alala kasi after niyan, after few weeks, masi-strengthen din naman natin yung bonding natin sa ating baby over time. So, bawi na lang tayo after nating mag-heal or habang nag-heal tayo. Kapag feeling natin okay na tayo, okay, doon na tayo bumawi sa baby natin. Next naman dyan ay ang follow-up care. So, kailangan natin magpa-follow-up check-up sa ating OB. So, ako noon, on the 10th day after kong ma-CS, bumalik ako doon sa aking OB. Tapos, tinanggal niya yung buhol ng aking tahi. Hindi niya na-inlist yung aking tahi kasi natutunaw daw naman yon. Inalis niya lang yung buhol. Siya nga pala kung hindi humihilom yung part na inalisa ng buhol ng inyong doktor, ang sagot dyan ay mupirocin. So after nyo malinisan, after nyo lagyan ng betadine, kapag natuyo na yung betadine, saka nyo lagyan ng mupirocin yung part na hindi natutuyo. Napakaganda ng mupirocin. Madaling-madali lang yan matuyo. Pakalagay nyo ng mupirocin, ilagyan nyo na ng gasa, lagyan ng anong tawag ng tape na puti, lagyan nyo ng micropore, tapos lagyan nyo na ng binder. Ayan, tapos okay na yan. Last ay yung scar healing. Yung tinahian sa atin, i-heal lang siya over time. 1 month, 2 months, ganon, okay na yan. So, yung sinasabi nila na wag muna tayong maggalaw-galaw within 6 weeks after natin ma-CS. So, napansin ko yon kasi nung una, nung hindi pa 6 weeks, parang uncomfortable pa yung aking tahi. Hindi pa ako comfortable. Pero after 6 months, parang hindi na masyado ako nag-worry. Nafe-feel naman natin yan kung may something wrong ba sa ating tahi or wala. So, kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Yung mga shinare ko, yung mga experiences ko yan ha. So, hindi ako doctor. So, yun yung mga experiences ko. At kung ano yung mga ginawa ko. So, thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell button to notify you of my new uploaded videos. Bye!